So, good morning mga kaleki. Welcome po sa aking YouTube channel, Lucky Louie, ang yung lingkod. So, ang trabaho natin ngayon, dito tayo sa loob ng meat room. Kaya ito, naka-jacket tayo. Negative 18 degrees to. Normal temperature niya. So, ang problema ngayon natin, yung mga heater niya. Meron siyang evaporate defrost heater sa loob ng evaporator. Nasira na. Kaya ito, may bago tayong spare. Dumating na. Papalitan natin ngayon. Meron din naman to mga sa drain pipe heater. Tulad sa nauna kong video. Patahan din natin. Kasi ito rin yung heater na ginagamit sa pintuan. Para yung pinto, hindi siya mag-yelo. Madali siya mabuksan. So, naging problema natin dito, hindi gumagana itong mga defrost heater. Kaya, pag nag-defrost siya, yelo pa rin yung evaporator. So, pag tumakbo na uli yung system natin, hindi makabuga ng hangin dito. Hindi niya ma-evaporate na maayos yung mga refrigerant. So, ang nangyari, hindi na mapaabot ng minus 18 degrees itong meat room. So, ngayon, ang naging solution ko doon, temporary solution, tinaasan ko yung setting ng defrost heater niya, heating timer niya. Yung 20 minutes, ginawa kong 40 minutes. So, pag gumana na interval niya na mag-defrost siya, kahit hindi gumagana yung heater, dahil 40 minutes siya nakapara, yung pan natin, malulusaw yung yelo, kahit paano, mamimit niya pa rin yung minus 18. So, ayun lang, normal procedure. Safety first. Ito, inup ko na yung mga panel na ito. Yung power, yung breaker, naka-off na lahat to, kaya hindi ito gagana. Ngayon, bago ko ito inup, dinefrost ko muna. Yung iba naman kasi gumagana ng defrost, pero may na lang. Para ito mga heating element, madali nyo mahugot. Kasi kung kung nakakapit ko sa yelo, hindi nyo kaya hugutin to. Kaya kailangan i-defrost nyo muna ng mga isang oras bago kayo magtrabaho. So, ito, 4 portables to, mga heater niya. So, sa isang evaporator, tatlong sets. Tatlong ano siya. So, tatlo. Kaya magkarugtong to. Naka Y delta connection lang. Ay, sorry. Naka Y connection siya. For 40 volts. And then, so, yun lang. So, ito, pakita ko sa inyo kung ano nangyari sa loob na hindi ko magana yung heater. Bubuksan ko muna. So, yan, tinanggal natin. Pakita ko sa inyo yung loob ng evaporator na hindi siya nagde-defrost kaya yung hangin. Hindi na niya ma-distribute na maayos. Kaya ngayon, nag-yelo. Itong yelo na to sa linyada, abnormal po ito. Dapat wala kang makikitang yelo dito sa return line. Kasi dapat sakto lang yung refrigerant mo hanggang sa maka-cycle siya sa loob ng evaporator system mo. Ito sign ng may problema na to. Itong yelo to, abnormal to. Pero mamaya ayusin natin yan. So yan, nag-yelo. Dapat walang yelo dyan after ng defrost. Kaya ngayon, kakapal ng kakapal yung yelo, mahihirapan na yung hangin. So yan, kaya ito, tingnan siya, may yelo na rin ito, nag-yelo na rin, oh. Kaya tingnan yung sa likod. Eh, yelo, abnormal po yan, abnormal. Ito yung heater na papalitan natin, ito. Kaya tulusot lang naman yan, yung bagong connection. Kaya ito yung sinasabi ko kanina, kung nag-yelo to, hindi nyo mahuhugot to, kaya kailangan either pagganahin nyo yung heater or hugasan nyo ng fresh water para mahugot nyo to. Yung kabilang dulo nya, nandito sa kabila, pinaka-connection box nya. Ang isang pa naging problema rito sa heater na to, pag nag-activate sya, nag-aalarma yung 4 portables low insulation sa control room. So, maya, pakita ko sa inyo yung panel board nun. Nag-alarma siya, kaya grounded talaga. And then,
ito kasing meat room, room temperature niya is minus 18 degrees. So, kailangan talaga niya ng heater. Yung dry room sa provision room, walang heater yun. Kasi hindi naman nag-i-yelo yun eh. Chiller lang yun. So, ang setting kasi na ito, sa loob ng 24 oras, 3 times siyang mag-defrost para hindi magkaroon ng ice build-up sa evaporator mo. So, sa alas 12, mag-defrost siya. Sa alas 8, mag-defrost. And then, sa hapon ng alas 4, mag-defrost ulit. So, every 8 hours ang setting niya. Sa fish room, ganun din yun. Bali, parehas lang kasi yung temperatura ng fish room sa meat room eh. Nag-yellow rin yung evaporator nun, kaya meron siyang design na defrost. So, ito yung connection box niya. Ito yung heater niya. Meron ba sa ilalim ito? Nag-yellow. Normal ito sa ilalim. So, pinaka the best dito is magbaldeho muna tayo ng ano, baldehohan muna natin siguro. Tanggalin natin yung yelo, pati sa ilalim kasi makapal na yung yelo eh. So, trabaho na tayo na maayos. Pati ito, lusaw na rin yelo. Ito, wala na rin sa gilid. So, ang isa palang problema rin, mga kaliki, kapag nasira yung heater, dumami yung yelo or nagkaroon ng ice buildup, nasisira rin to yan, yung pins ng evaporator. Kaya ito, tingnan ito. Sisira rin. Kasi madami yung yelo, sumisiksik dyan sa pins. So, na... kaya pansin niyo, ito yung normal na pins yan, pantay-pantay sa ilalim, ano, medyo na baliko na, tabingi na. So pag ganyan na, isa rin yan magiging close cost ng block ng ng air. Kaya so dapat wala talagang yelo rito. So yun lang, ngayon baklasin na natin itong heater. Gawin ko lang, disconnect ko lang dito, hihilahin sa kabila yung heater para mapalitan ng bago. Ayan. Task connection lang. Madali lang matrabaho na to dahil bagong spare eh. So, ito yung heater. Nasira. Bali, tatlong set to eh. So, ito, isang set. Dalawa. Tatlo lang sa ilalim. Mamaya, tanggal natin yun. So, madali lang pala to kasi kinikrimp lang to. May connector na. Kaya, madali lang i-connect. Hindi pa natin ito ikabit kasi napag-ilis na yung yelo eh. Ito yung isang heater nasa ilalim. So, papalitan din natin yan.
So, ito naman yung para sa drip tray niya, hindi mag-yelo. So, yan mga kalikima, connection na lang tayo. Madali-dali na to, medyo marami na tayo matapos. So, yun lang, i-crimp lang naman to. So, nag-ready na rin ako ng wire. Papalitan ko na tong wire na to kasi kung ito magagamitin ko, may dugtong na. So, maganda, yung isang diretso lang, sakto lang para hindi na ganong magkaroon ng ground. Isa lang pangit sa design na to, walang masyadong space tong junction box, halos isang dangkal lang kaya mahirap. Mic 1, mic 2. Video. Itong huling padala, October 4th, yung weekly every Sunday. So, 00, may bago dyan, week 12, I leave it. Nalagyan natin ng watch heat shrink. Kailangan natin ang gabitan naman ng blower. So, ang purpose lang naman ng blower natin, pang sealed lang siya. Kunyari, ito yung wire natin, ito yung shrinkable tube, yan. So, pag ininit ko siya, yan, nag-shrink siya. Ito yung pang secure natin sa wire natin, sa connection. So, ayun lang, ininitin natin. So, ayan, nag-shrink na siya. So, ayun, gawin natin ngayon sa kabit sa loob. So yan, try isang sample. So na-heat shrink ko na, pero nilagyan ko pa rin ng cable tie sa magkabilang dulo para talagang hindi papasukin ng moisture or ng tubig pag nagbaldeho rito or naglinis ng evaporator. So ito yung connection. So tatanggalin natin to. Sa isa-isa na natin. So yan mga kalikin, natapos na. So after 2.5 hours, dalawang maras kalahati, tapos natin yung trabaho na to. Mahirap lang kasi itong space, alanganin talaga eh. Yung screwdriver natin, may sakto-sakto lang oh. Kaya medyo mahirap mag-ano ng terminal connection. Ngayon, pakita ko sa inyo yung sa likod yung ginawa ko. So, yan. Dininiisan ko na rin, okay na yan. Lagyan ko naman cable tie, sinecure ko na rin yung mga wire. Tapos yan, makita nyo, yung terminal block. So, dito ko nag-connect. Dito. Ito, jumper lang to eh. Kaya naka-Y connection yung heater natin. So yan, sinecure ko na rin para hindi naman ganong naka-loose. So, yan, okay na. Ready for testing na lang to. So, yan lang pala. Yung cover na lang. Okay na, mga kaliki. Tapos na. So, okay na yan. Testing natin. Pero ngayon, ang temperatura ngayon, plus 5 degrees eh. Pero huwag kayong magalala, hindi pa naman agad malulusaw yung karne kasi frozen yan. Mamaya kapo pa, baka bukas pa yung malusaw. Kaya ngayon, pagpatakbuhin na natin. Thank you.
kailan yun? Meron pang tatlong set. Pero ito naman, sa fish room. So, mamayang hapon na yun sa fish room. Observahan natin itong meat room. So, yan mga kaligi. Tapos na yung trabaho natin. So, sana meron kayo natutunan kahit konti. Pero lagi yung tandaan, safety first sa trabaho. Susunod naman, marami pa tayo mga ibang troubleshooting sa mga repair. So, thank you.